Saan na po ba, Director, ngayon nakakulong ang anak nga po ni Justice Secretary Boying Remulla na nahuli dahil nga po dito sa sinasabing mahigit 1.3 million na halaga ng kush at ano po ang eksakto ang kaso laban po sa kanya? Yes, ma'am. Kasalukuyan po siyang nakasa kustudiya ng ating PDEA Custodial Facility na nandito rin po sa aming tanggapan sa National Office, sa PDEA National Headquarters dito po sa Quezon City. Ang naisampa pong kaso sa Prosecution Office ay for violation of Section 4, which is importation of dangerous drugs under Article 2 of Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. May karagdagan pong kaso for violation of Section 1401 of Republic Act 10863 o yan po yung tinatawag na Customs Modernization and Tariff Act, ma'am. Mm-hmm. At ito pong mga kasong to ay wala pong bail? Well, yes, ma'am. Of course, sa legal process po yung bail will depend on the recommendation of our prosecutors batay po sa bigat ng ebidensya laban sa ating inasuhan. Now, but ideally or normally, dito po sa mga ganitong kaso, the prosecution may not recommend any bail. And dahil nga po importation po ito. Okay. Bago po ba itong yung controlled delivery ng parcel na may lamang illegal na droga, Director Carrion, aware po ba ang PDEA na anak nga po ni Secretary Remulla ang suspect? Tinanong ko po yung Deputy Task Group Commander ng NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group at ang sagot po nila ay hindi po nila alam na siya ay anak ni kagalang-galang na Secretary Remulla po. Paano po ba ang kwento nila? At ano po ba kasi ang trabaho nila para po sa kaalaman ng mga kababayan natin? Yes, ma'am. Paano nila sinasala? Yes, ma'am. Paano nila paano nangyayari yung paghihinala at nagseset ng operation para nga po for a by-bust operation? Well, actually, ma'am, yes, thank you very much for asking that because para malinaw po sa ating mga kababayan, hindi po ito by-bust operation. It's not. Kung hindi, okay. Ito po yung tinatawag natin na controlled delivery operation, ma'am. Okay. Sa isang controlled delivery operation po, ito ay sa ilalim ng Section 3G, Article 1 of Republic Act 9165. Ito po ay isang operational technique kung saan kapag meron po tayong identified na kontrabando, in this case po dangerous drugs and other substances na covered po ng ating batas, ay identified na pinadala po through a, in this case, a parcel. Mm-hmm. At kilala naman po kung sino yung tatanggap. Supervised po ng ating mga otoridad yung pag-deliver doon sa recipient or doon sa tatanggap ng package and pagdating po ng package doon sa intended destination niya, dyan na po ngayon magpapakilala mga otoridad at impormahan yung tumanggap ng bagahe na siya po ay inaaresto dahil sa kaupulang paglabag po sa batas.